ko'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, bayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng unang linggo ng Kwaresma, 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomio ay sinusugo ang lahat ng mga hinirang ng Diyos sa mga Israelita na manatili sa Kanya sa pamagitan ng paggalang ng Kanyang tipan at pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, tinuturo sa atin ng ating Panginoon na hindi lang ang pagsunod sa mga kautusan, kinakailangang igpawan pa, lampasan pa ang ating paghahanap tungo sa kabanalan. Kaya ibigin ang mga kaaway at lahat ng mga nagpapahirap sa iyo ay ipanalangin. Mahirap man itong tanggapin, ngunit kung minsan atin pong titingnan ang ating mga kahinaan. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kaluuban upang lagi naming pagukulan ng pagpahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang maging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ngayon panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong marapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na inyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong ibigin,
Ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa niyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niyo ng mga hintel. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng pangunang linggo ng Kwaresma. Kwaresma ay salitang Latin, apat na po. Ito yung apat na po na araw na ating paghanda para sa dakilang kapistahan ng ating simbahan, ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At sa apat na po na araw, bawat araw ay may tema. Iba't iba po ang tema bawat araw. At sa ngayon, ang tema po natin ay tungkol sa pagiging ganap o pagiging banal. Sa salitang Hebreo, dahil ang lumang tipan na nakasulat sa Hebreo, ang banal ay kados. At sa bagong tipan, ang salitang banal o ganap ay telios. Kaya nga sa versikulo 48, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi na ang inyong upang maging ganap gaya ng Ama nasa langit. Ito po ay Pater Himon Telios. Pater, yung Ama. At itong pagiging telios, pagiging banal, sa lumang turo ay ang pagsunod sa Torah. Torah ay mga batas. Ito yung mga alituntunin, ito yung mga patakaran, ito yung mga kautusan na nagmula sa Diyos na si Yahweh. At ngayon sa ating unang pagbasa, sinasabi pa na nakatalaga ang hinirang ng mga tao na ito yung mga Israelita. At dahil dito, mayroon silang tipan. Tipan sa salitang Hebreo ay beret. Beret, ibig sabihin, pinaghati. Ito yung pinaghati na kung saan ito ay para sa Diyos, ito ay para sa tao, na isang mga patakaran at isang pangako at isang tipan at kasunduan na ginawa ng mga Israelita sa paing Diyos na si Yahweh, na dapat sundin nila ang lahat ng mga kautusan, ang lahat ng mga ipinapahayag ng Diyos sa kanila, at sila lakad sa kanyang daan, sundin ang kanyang mga tuntunin, at ang kanyang tinig ay dapat pakinggan. At ang tinig ng Panginoong Diyos na si Yahweh ay napayag sa kanyang propita. Ang pinakadakilang propita nila ay si Moises. At ang kasunod na iba't iba pa mga propita na kung saan nagpapahayag na dapat silang sumunod sa utos ng Panginoong Diyos. Kaya sinasabi sa Salmo 118, versikulo 1, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng poon. Hindi lang malinis na gawain, hindi lang mabuting gawain, hindi lang gawain na banal, ayon sa utos
ng Panginoon. Pero binago ito ng ating Panginoong Hesus, pinahigit pa. Hindi lang ang Torah o ang kautusan, hindi lang ang mga alituntunin, hindi lang ang mga patakaran, hindi lang ang mga batas. Ang mahalaga ay higitan pa ang pagpahayag sa buhay na maging telios o kados. At ang telios o kados na ito yung sa Latin ay santos, kaya meron tayong mga santo, ay ang una sa lahat, ang pagtingin sa buhay na mayroon tayong ugnayan sa isa't isa. Hindi tayo nag-iisa sa buhay. Wala pong tao na isla at magsarili. Nabubuhay tayo dahil sa ating kapwa-tao. At ano po ang ating paraan sa ating pakikitungo o ating relasyon sa ating kapwa? Ito ay nababatay sa pag-ibig. Sa pag-ibig, ahab sa lumang tipan, dito naman sa bagong tipan, na gumagamit ng Koinokon na Griego, mayroong lima na salita tungkol sa pag-ibig o pagmamahal. Una ay ang philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros. Ito yung pag-ibig na may pagnanais sa laman. Pangatlo, sinya. Ito yung mutual understanding, pag-unawaan sa isa't isa. Pang-apat, storge. Ito yung pag-ibig na tinuturing mo ang iyong kapwa na bahagi ng iyong pamilya. At ang pinakadakila na pag-ibig, agape. Agape, banal, dakila, tunay, dalisay na pag-ibig o true love, agape. At nakapagtataka na ito yung ginagamit ng ating Panginoon ngayon sa versikulo 44, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo. Ibigin mo ang iyong mga kaaway, agapiti, mula sa agape. Agapiti. Kung pilya lang, ordinaryo na pag-ibig, okay lang. At patawarin mo yung galit sa'yo, nagmamahal sa'yo, ayaw sa'yo. Pero agapiti, malalim, dalisay, banal na pag-ibig. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, ang paggawa ng higit. Ang paggawa ng higit pa ay ang ating pagpapahayag gaya ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig o agape ng Diyos, tayo rin ay mayroong agape. Sapagkat hindi niya tinitingnan ang kanyang mga binibigyan ng sinag ng araw, ay kanya pong ibinibigay ang araw at ang sikat nito sa mga tao na masama o mabuti. Pinaulan niya ang kanyang ulan. Hindi po niya pinipili sa mga banal o sa mga makasalanan. Kaya gaya ng Diyos, hindi po natin titingnan ang ating kapwa-tao na may kasamaan na pagtingin sa kanyang sarili. Ang kanyang ginagawa ay maaring masama dahil ito'y bunga ng kanyang karupukan, kahinaan, at ang tao ay likas na mahina, ay magkasala. Kaya ang kanyang kasalanan ay patawarin. Ngunit ang buong pagkatao ay dapat igalang. Ang pinakadahilan dito ay dahil ang tao ay nilikha, nakawangis at larawan ng Diyos. Kaya sino man siya ay dapat igalang. Kahit siya ay umuusig, ipanalangin. Kahit siya ay masama, siya ay ipanalangin. Kahit siya ay gumagawa ng
kung ano-ano ang mga hindi mo nais ay tanggapin. Madalit sabi, agape, tunay na pagmamahal ang ating ipahayag sa ating mga kaaway. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 44, ibigin mo ang iyong mga kaaway, idalangin ninyo ang mga umuusig. Nang sa gayon, matulad tayo ng Diyos. Ang ating pong Hesus Nazareno, umibig ng tunay. At ito yung agape. Mahirap man nating gawin, ngunit kapag ka tayo tumulad sa Kanya, ang ating buhay ay may kabanalan. Ang ating buhay ay naugnay sa isa't isa sa pagmamahalan ng tunay, sa pag-ibigan ng tunay, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At alalahanin natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan at atin pong itutugon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inhandog mo sa pamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Niling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Magstay na po lahat. Manalangin yung batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa si kapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal
sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin yung kapanginan, ay marapat na kayo aming pasalamatan sa Jesu Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkataon upang ganapin ang paghanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming nalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kaluuban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kay kaisa namang helis si awit, nang papuri siya ng pais sa kalagitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Ruin Sorois de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri si karangal mo sa pamitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sumayin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa iyon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan man nananahan
Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, pipisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kanang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno, kayo manaugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paranaway, ang inyong panalangin ay linggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Kung iibigin natin ang mga namumuhi, ang mga may galit, ang mga kaaway natin, at yung mga umuusig sa atin, hindi na tinuring sila na kalaban at kaaway, bagkus kapwa natin sa isang pamilya ng Diyos na nabubuhay sa agape o dalisay na pag-ibig. Tayo na nabubuhay sa dalisay na pag-ibig ay mabubuhay sa kapayapaang tunay o shalom. Ito ang minimithi ng Diyos. Mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig niya sa atin. Ngayon naman ang pubasbas, mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pubasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inaagbasan ng cross ang walang maluwi na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kana ng susumamo sa iyo. Makamtan na manila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin, desalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na may mahalan ng pangako ng sabinyag na ikaw ay nangibigan at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayong kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati